Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Ito yung, kumbaga, sinasabi ko lagi kong pinapaliwanag yung mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Sabi ko nga po sa inyo kung update lang ang pag-uusapan, kung trending lang, 101% updated po tayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, nakikita ninyo, napapanood po ninyo, chill lang po kayo. Di po ba? Dito lang kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo. Sa mga bagong video po na ilalabas po natin. I-remind ko lang po ha, bukas na po kay Alden Richards, baka kumbaga makalimutan ninyo, paalala lang, October 4 na po ang premiere night ng 5 Breakups in a Romance. Na talaga naman pong mapapaisip din po kayo kung pupunta kayo o hindi. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung pagmumukha ni Alden Richards sa mga hindi pa po nakakakita, ito na po yung pagkakataon nyo makita si Alden Richards at si Julia Montes. Kahit hindi na po siguro kayo makapanood eh, parang aabang na lang po siguro, mga kaaldab. Titignan nyo na lang, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Lalo na nga po kapag yung iniidolo mo, eh gusto mo pong makita. Di po ba? Gaya nga po ni Maine Polkerson. Sa Amerika daw siya. Pero wala naman pong nakikita mga photos, mga video na talagang pagpapatunay na nagkakaroon nga po ng bonding moment. Di po ba? Real talk to, mga kaldab. At bakit na naman po inilalabas to ng EAT? Pagkatapos nila kay Atasha Mulak, dito naman po, kumbaga parang mapapansin nyo na ginagamit po talaga nila si Maine Polkerson para umangat na naman po ba yung ratings? Kaya nga po ako nagtataka, nagbibigay pa rin ng update ang EAT. Pero wala naman po silang sinasabi kung kailan nga po ba babalik si Mengay, kung kailan nga po ba mapapanood si Mengay sa EAT. Di po ba? Real talk to, mga kaldab. Sinasabi nilang hindi daw po bagsak ang ratings ng EAT. Aminado naman po tayo, hindi po talaga babagsak ang ratings ng EAT. Tama naman po. Pero pansinin nyo, minsan 4.5%, minsan 4%, di po ba? Doon pa lang mapapansin nyo na eh. Although, laging talo po sa ratings ang E8, ang Eat Bulaga at ang Showtime. Normal lang po yun. Ang punto ko rito, mga kaldab, sa mga hindi nakakaintindi, yung 8% hindi na po nasundan. Hindi na po talaga umangat. Bagkos ay tuloy-tuloy nga po yung pagbaba. Yun po yung pinupunto ko. Kaya nga po sabi ko sa inyo, simula na wala si Mengay sa E8, marami na po nagbago. Totoo to, mga kaldab, hindi po kayang higitan o palitan yung ginagawa ni Mengay sa mga ginagawa ni Miles at ni Atasha Mulak. Di po ba? Kahit sabihin na natin na naandyan yung apat, kahit promote, kahit po yung ginawa ng Eat Bulaga, yung title nila, nilagay talaga si Atasha at si Miles, ano nga po ba nangyari? Di po ba? Alam ko, mga kaaldab, ramdam din po ang pagbagsak ng viewers ng EAT. Oh, marami man naman magbabasa sa akin. Ako, Mr. Destiny, fake news ka na naman, mataas ang ratings ng EAT. Maraming nanonood. Tignan mo na lang sa YouTube, sa Facebook. Wala naman pong problema, pero basahin nyo rin po yung mga negative comment. Huwag lang po yung pang-positive at yung paghahanap kay Mengay. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Di po ba? Kita nyo talaga yung ratings ng EAT. Manhid lang po talaga yung mga nagsasabi na maganda, kakwela-kwela, pero titignan nyo yung ratings, bagsak po talaga eh. Sinasabi ko lang po yung totoo, ha? Wala pong pilitan. Di po ba? Kasi simula't simula pa lang po, mga kaldab, mararamdaman nyo na kung gaano nga po ba talaga ka-updated po tayo. Lalo na nga po dito sa 5 Breakups in a Romance. Hindi ko po ito pinopromote, ha. Kumbaga,
Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko na rin kasi talagang matapos at ipalabas na nga po ito. Hindi po ako sa excited kasi alam ko naman po na marami mga Alden fanatics at mga kumbaga Katnil fanatics ang kumbaga nag-aaway-away ngayon kung sino nga po ba talaga yung totoong bumuhat kay Alden, kay Kat, di po ba? Doon lang po tayo magkakaalaman. Sa ngayon, mga ka-Altab, wala pa po tayong kumbaga ebidensya at resibo. Kumbaga, bagkos, naglabas na nga po ng 10 million nga po raw na padding, di po ba? Pero gaya na sinabi natin, depende pa rin po yan sa kalalabasan nga po ng istorya. Kung sino nga po ba yung magiging wagi at kung sino nga po ba talaga ang magkokomento ng pabor, di po ba? Well, balikan natin tong EAT. Ang daming update ngayon kay Henyo Master Joey De Leon. Siya na naman po talaga yung trending at siya na naman po yung pinag-uusapan. Sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga update na gusto nyo pong malaman, pabor man o hindi, eh talagang malalaman nyo. Di po ba? Ang daming komento ngayon na talagang napuno na raw po si Henyo Master Joey De Leon at kung ano-ano na nga po yung sinasabi niya sa social media. Mapapansin nyo naman po yan, mga ka-Aldab, na hindi na nga po daw maganda yung aura na ibinabato ngayon ni Henyo Master Joey De Leon, na keso marami daw naiinggit, keso marami daw nakikisawsaw. Normal lang po yun, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ako, hindi tayo namimilit, ang sa atin lang kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, kung ano lang po yung pinag-uusapan, dun lang po tayo. Di po ba? Yan naman po yung kagandahan nyo sa channel ni Mr. Destiny. Lahat na mga update, na mga maiinit. Di po ba? Lalo na nga po ngayon na syempre nalulungkot din po yung mga mamis, mga titas, mga senyor. Nababasa ko po yung mga komento na ano na nga po ba Mr. Destiny, wala nang paramdam si Mengay. Kahit pag po sa kanyang Instagram, bibihira na lang. Parang ayaw niya na mag-update, parang sinasabi niya na wala na yung karir niya, parang di po ba? Kaya nga po marami nalulungkot eh. Di po ba? Pati nga po yung pagbati niya ng happy birthday kay Chamito na dati-rate ginagawa niya. Kung matatandaan niyo, ha, remind ko lang po, si Chamito po yung pinakamalapit niyang, malapit na kaibigan na kung saan lagi niyang inaasar sa mga taping, sa daddy's girls, sa main goals. Di po ba? Saksi po kayo niyan. Sigurado kung nanonood po kayo ng main goals, bukod po kay Chichirita, ay talagang si Chamito yung pinaka mas mahaba niyang nakakasama. Kasi sa daddy's girls, nakakasama niya pa rin po niya yan. Tapos sa main goals, di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, nagtataka ako, nagulat ako na wala man lang po pagbibigay ng pagbati o ganito ganyan, etc. etc. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, depende na lang sa mga taong magre-react, depende na lang sa mga taong magko-komento. Ang sa akin lang naman po, mga ka-Aldab, kung ano lang yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi po nila. Ang sa akin lang po, eh, kumbaga, kung ano lang po yung nababasa ninyo, napapakinggan po ninyo. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.